Isang masaya at mapagpalang araw ng Linggo po sa mga suking tagapakinig. Ngayon po ay January 22, 2012. Ito po ang likod si Mr. Equalizer Dan Sulweta na nag-aanyayang samahan niyo po kami sa aming makabuluhan, masayang pagtalakay sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran, mga showbiz chikahan, mga balitaan dito sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas. Wala pa yung ating pakikilala na ating poging-poging partner. Pero dito naman ang ating isa pang gwapo at kabulinda ng chicks. At as usual, ang ating katandem ngayong hapong ito, habang wala pang ating partner, si Engineer Willie Wan. Engineer? Yes, magandang hapon kasamang Dan, Noy, at si Neil. Magandang hapon at ating mga kasama sa Pugadlawin kasi kagabi nagkaroon ng national induction ng Pugadlawin Philippines. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig. Kasamang Dan. Okay, medyo hinihingal ako, partner, eh. Mahabol ako. Kaya kanina, medyo hinahanap mo yung ating script, ha? Oo, sabi ko, naku, si kasamang Dan, ha? Wala, medyo, ano. Pero hindi po natin kayang iwanan itong ating programa at medyo marami tayong gawain, talagang pipilitin natin makipag-niig sa ating mga tagapakinig. Yes. Kaya salamat, kasamang Willie. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo, patuloy lang tumutok dito sa Talakayang Pinoy! At mapapanood niyo po kami sa YouTube, sa type lang po ang Dan Sulweta, Talakayang Pinoy. At sa inyong Facebook, no, ang Dan Sulweta, Talakayang Pinoy, yan ang aming Facebook account. At kung gusto niyo naman pong makibahagi dito sa aming programa, pwede po kayo tumawag sa aming mga numero 531-2660 at 531-6774 o kaya dito sa aming cellphone number 0917-596-3987. Wala rin si Engineer. Wala rin siya, si Jun Carlos, no? Si Henry, walang pasabi. Okay, no, walang advice. Ewan ko kung mukhang baka nagpapayaman na gusto si Henry. Anyway, Engineer, baka may gusto kang batiin ulit, no? At batiin ang portion to. Oo, sige. Kagabi lang, siyempre kasama ko ang mga mahal kong mga kasama sa Pugadlawin Philippines at nagkaroon ng national induction. So, aking babatiin ang nag-induct ng mga kasama kong lawin na opisyalis ngayong 2012, si Honorable Congressman Romero Miro Kimbo of the 2nd District ng Marikina City. So, siya po'y nag-induct. Maraming salamat, Congressman Miro, at nakarating ka at nakapagbigay ka rin ng mensahe mo sa mga lawin. At binabati ko ang aming National President. Kasi napalitan na ako, kasamang Dan, eh. Tapos na yung tatlong taon na term ko. Consultant ka na. Parang ang bilis, eh. Pero napoint pa rin ako as National Vice President for Public Relations. Kaya eto nga, no? Tama rin sa ating lingkod natin ng linggo, no? So, si National President Lawin Isagani Honyo ng Pugadlawin Tuguegarao. Siya ay si Lawin Galactica. Ang deputy, ang Governor General, si Augusto Chua ng Pugadlawin Malate, ang kanyang call sign naman, Numdiger, Lawin Tamaraw, at mga iba pa. So, mamaya na yung iba, kasamang Dan. Okay. Back to you. Okay. Bati ulit, no? Ito yung ating mga importante to, eh. Dito dumadami tagapakinig natin, kababati natin, di ba? Yes, yes. Kaya huwag natin pabayaan na hindi mabati itong ating mga tagapakinig. Una, happy birthday muna sa pamangkin ko na si Emiel R. Jose noong January 20. Nakalipas na, hindi ako umabot doon sa party. Nasa Bicol ako last week. Happy birthday. Yung aking manugang, no, si Rachel, no? Rachel Tabalaga Zulweta, asawa ng panganay ko. Birthday niya sa January 29. At saka yung isa kong pamangkin si Dennis Ray sa January 29 din to.
yung apo ko naman, no, si Jaja Hakala sa January 27. Saka yung ano, yung naalala ko, engineer, kahit medyo patay na siguro, naalala ko lagi yung January 21, yung kahapon, birthday yun ng bayaw ko. Okay. Asawa ni Ate Baby, paborito kong kapatid dyan sa Bacod. Okay. Binabati ko rin yung mga taga-perfecto dyan sa Liwanag sa Dilim, sa pamuna ng direktora si Julie Andrade. No? Yung mga pisang ko dyan, lalo na si Guecelo sa Taytay Rizal. Si Ate Inday, si Lino Permejo, Kuya Boy, si Ate Mer, si Ate LB, Robin Sulweta, yung utol ko, si Asun Sulweta dyan sa Santa Ana. Si Kumaring Mars, Lydia Hernandez, sana makarating ka bukas, may reunion naman. Si Marisa Hoben darating. Kung makapunta ka, kila Lani, doon sa bahay nila Lawrence Larion, no? Diyan sa Bacood. After lunch yun, Marin Lydia. Tsaka inaano ko si Jetis. Si Paring Oka, si Man Segundo, at si Paring Buboy diyan sa Makati, sa Honrades. Okay. Sino pa? Ang mga batchmates ko, si Elpidio Carino, magkikita kami ng mga batchmates ko ulit. Medyo may dumating galing abroad, galing Italy. Mm. So mga 20 years din namin nakikita. More than 20, matagal na, after high school. Okay. 37 years eh. So, kailangan magkita. At baka, malay mo, wala din na magkita. Di ba? Kaya inahan natin yung opportunity, di ba? Kaya bukas, magkita-kita tayo dyan, mga batch 74 sa Bacood Santa Mesa. Mga Marinduqueño, magandang hapon sa inyo lahat sa buong mundo. Okay, mga taga-Philippine Courier, sina parin Danny Jurado, si Marin Linda Espiras, at ang publisher na si Boots Buteng. Okay, yun lang. So, kasama din, binabati ko rin yung aking kapatid na nanggaling pa sa Toronto, nagbabakasyon, isang buwan ngayon, si Pepe Juan. Ito yung pangatlong lalaki mula sa akin, so... IT expert siya, pero siyempre, pag pumunta kasi sa Canada, hindi mo basta-basta makuha yung talagang expertise na ginagawa mo rito. So, nag-a-adjust pa siya. So, ibang linya muna? Ibang linya muna. Pero, talaga, eh? Unti-unti na ibabalik niya. Isa kong younger sister na nandun din, na nakapunta ng mga 2004 pa, halos napapractice na niya yung kanyang profession dito. So, itong kapatid kong ito, si Pepe naman, Jose, siguro Jose. Pangalan niya. Yeah, ang tunay niyang pangalan, Jose. Member din siya ng Pugadlawin, Toronto. Ah, okay. Oh, yun. Binabati natin siya. So, okay. Okay. So, engineer, kasi last week, mga dalawang linggo natin tinatalaka yung ano, no? Yung tungkol sa ano nakaraan, sa Sareno, di ba? Oh, yes. At saka yung nakaraan naman, piyesta ng Santo Niño. So, parang ako, personally, nagustuhan ko yung instead na mga trivia yung aking i-research, di ba? Napag-isipan ko, ano kaya mas makabuluhan siguro, na total ito namang Biblia, di ba? Ito Biblia, ito sa number one selling book. History din to. So, instead na yung mga trivia-trivia ang ating hinahalungkot, no? Mm-hmm. Yung sino yung pinakamahabang dila yan, di ba? Yung inuna natin. Yung mga pinakaunang ganito, why not na ano, pag abalahan natin na talakayin, ayon sa kaalaman lang naman natin, wala naman pagtatalo rito. At ayon naman dito sa ating Biblia, total naman nandito tayo sa DWAD, di ba? Sabi nga, Crusaders, broadcasting. Kumbaga tayo nga, importante sa atin minsan yung ating pangangatawan, di ba? Importante rin naman yung ating spirito. Sinasabi na yun ang kabuuan natin as a person, eh. Yes. Yung materya at yung ating kaluluwa at espiritu. So, siguro, isang public service na rin to. Pero, sabi nga, yung naayon lang dito sa nasusulat. Kumbaga, may mga pag-aaralan tayong unti-unti, ayon sa kaalaman na pwede nating talakayin, ayon doon sa ating naabot ng ating karunungan, di ba? At yung ayon na rin sa ating na-experience, di ba? Kaya dito, pangkaluluwa muna ang ating tatalakayin. Kung sakali, nagustuhan na ating mga tagapakid, ituloy natin, di ba? So, minsan kasi magre-research ako, eh. Ano ba itong pinagre-research ko? Ano to? Eh, hindi naman importante to.
Di ba, napaka-importante yung isa nito. Kaya, sabi ko nga, pag-aralan kaya natin itong mga ilang verses sa Bible, lalo na, kasi mayroon akong, ako mismo, personally, lalo na sa pananalangin, may kalituhan ako dyan eh. So, minsan iisip ko, katulad no, di, sabi ko kasi, si Jesus Christ, may Santo Niño, may Nazareno, pero kung nananalangin ba tayo, kanino ba tayo dapat manalangin, di ba? Mamamary pa. Oo. Mamamary tayo. So, minsan nalilito nga tayo. Santo, marami tayo. Oo, minsan nalilito tayo. Di, minsan nananalangin tayo sa Ama. Mm-hmm. Biglang, at the end of the, sa dulo na ating dalangin, si Jesus Christ pala yung pinanadalangan natin. Ang ating Panginoon. Oo. Ang ating ganun. Pero ang nasa isip natin, si Jesus Christ. Pero nananalangin tayo sa Ama. Eh, di ba pati ang Panginoon yung malilito sa atin? Di ba? Kaya nga sabi ko, paano nga ba talaga dapat manalangin tayo, di ba? Bilang tao. So, dito sa Mateo, siguro, ano natin, no? Tingnan natin kung paano talaga yung tamang pananalangin. Kay Jesus Christ ba? O saan ba natin ipapatungkol yung ating mga dalangin? Di ba? Tingnan natin, dito sa... Kaya magpapalit muna tayo ng salamin. Kasama din yan ba yung sa Ama namin? Oo, yan. Tama. Oo, tama ito. Sa Ama namin siya. Oo, kaya sa Ama, di ba? Hmm. Kaya tinuturo nga dito sa Mateo, Mateo Kapitulo 6, 5 hanggang 15, no? Pakinggan mo ito na ano, ha? Total, marami sa kababayan natin, no? Yeah, maganda na, yan sa atin. Maganda sa lahat pa rin ng ating mga tagapagpinig. At kasi maraming, ano, marami tayo, ako, tayo, dati ako, hindi ko masyado pinapansin itong Bible, eh. Nandun na siya sa altar, pero inaalikabuks yan, hindi nabubuksan. At marami tayong kababayan na ganyan, at marami man nanampalataya na nakikipagtalo tungkol sa Biblia, pero hindi man nila nabasa kung ano itong Biblia, di ba? Mm-hmm. Hindi nila nabubuklat ito. Pero ito, babasahin naman natin dahil ito dito galing at hindi naman sa sarili natin to. Kaya ito yung ang turo tungkol sa pananalangin. Sinasabi rito, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan daan upang makita ng mga tao. Ay, di ba marami tayo din ganyan, no? Makitang tao. Oh. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, at isara mo ang iyong pinto, di ba? Parang sa loob lang ng silid pala, pwede manalangin. Private, private place. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, espirito. At gagantihin ka ng iyong amang nakikita, nang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So yung mga lihim natin ginagawa, no? Yun ang nakikita ng Ama yan, no? So yung pinapaimbabo natin hindi baliwala sa kanya yan. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakarami salita gaya ng mga ginagawa ng mga hintil. Kaya yung minsan yung 'di ba yung Holy Rosary medyo naku-question din 'yo, 'di ba? Ipaulit-ulit 'yan, no? Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Di ba, no? Hindi mo na kailangan sabihin eh. Oh. Sinasabi rito, ganito kayo mananalangin. Ito yung tinuturo. Dito nag-umpisa yung Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang inyong mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kaya importante, no? Na magpatawad. No? Kaya, ito, ganito lang kasimple ang dasal, no? Ito yung dinasal ng
ng ano ng ginawang ehemplo ng dasal ng ating Panginoon Hesus Kristo na siya mismo ay sa Ama nananalangin. Di ba? Kaya ang ating patungkol sa nadasal ay laging sa Ama na nasa langit na di natin nakikita. Di ba? At ang dulo lagi, no, ng ating mga hiling ay sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Oh, di ba? So dito ay marami niligaw. Pero ito ay sample lang ng Panginoon Hesus Kristo. Dahil kung ano sitwasyon mo, dapat yung ipapanalangin mo. Eh, ito sinasabi, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Eh, kung ikaw ay nandun sa, halimbawa, bumagsak yung eroplano, nasa gubat ka, nag-iisa ka, eh, siyempre, hindi yun ang dadasalin mo. So, iaayon mo yung dasal mo. Hilingin mo ang kaligtasan mo naman. Oo, ang hilingin mo, kung ano yung sitwasyon mo. Kaya mahirap, eh, yung, ano ba, nandun ka sa kagubatan, nag-iisa ka, no? Tapos ang hilingin mo, eh, hihingin mo pagkain sa araw-araw at yung patawarin mo aming kasalanan, parang mali eh, di ba? Hindi na magtugma. Oo, kaya ito, parang sample lang ng Panginoon na ganitong, ganilong kasimpleng pakipag-usap sa Panginoon, pero iayo natin doon sa sitwasyon, di ba? Eh, nananalangin ka, di pagkain, ibibigay sa iyong pagkain, eh, ang kaligtasan mo ang iyong pangailangan, no? So, yun, parang sa akin, eh, binibigyan ko lang na linaw na ganito ang sa akin ay tamang pananalangin, di ba? Tama yan, kasama. Di ba? At bakit naman lagi nasa dulo yung pangalan ng Panginoon? Hesus Kristo. Bago ko po